balita sa araw na ito ay mismo ang huling hapunan sa gabi ng Huwebes Santo. At habang sila ay naghahapunan, sinabi ng Panginoon na isa sa kanyang mga alaga ang magkakanulo sa kanya. At doon tinanong ni San Juan ang Panginoon kung sino ang kanyang tinutukoy. Ang sabi ng Panginoon, ang ipagsawsaw ko ng tinapay sa mangkok, siya ang taong tinutukoy ko. Ang ipagsawsaw ko ng tinapay, siya ang taong. Ang huling hapunan na kung kailan tinatago ang banal na Eukaristiya ay isang hapunan pang Pasko o hapunan pang Paskwa. Pag sinabing pang Pasko, Paskwa, ito yung pagdaragan ng pagdiriwang ng mga Ebreo tungkol sa kanilang paglaya mula sa Ehipto. At bahagi ng kakainin nila ay tinapay na walang levadura na isinasawsaw. Ano ang sawsawan? Ang sawsawan na yun ay mapaklang mga halaman, mula sa mapaklang mga halaman. Bitter herbs. So, ipinagsawsaw ni Jesus ng tinapay itong si Judas Iscariote. Ngayon, naiintindihan ka natin ang ginawang ito ng Panginoon. Ipinagsawsaw niya ng tinapay si Judas Iscariote. Well, ito, mga minamahal kong kapatid, ay isang gawain ng pagkakaibigan. Isang gawain ng pagmamahal. Ipinagsawsaw ni Jesus ng tinapay si Judas. Maraming nagsasabi na, Father, tampunin niyo, si Judas ay hindi naman talaga masamang tao. Hindi siya masamang tao kasi, Father, tinutupad lamang niya ang propesya na para baga ang sinasabi sa atin na no choice si Judas Iscariote na siya'y ipinaghanga na magkanulo sa ating Panginoon. Ipinaghanga. Ibig sabihin nun, well, ang Diyos mismo ang nagtakda na ang lalaking ito ang siyang magkakanulo sa ating Panginoon kaya at wala siyang pagkagawa tungkol doon. Subalit, alam mo ninyo, hindi totoo na masabing itinadhana, ibig sabihin nun, walang magagawa ang taong iyon kundi ito pa rin ang kanyang tadhana. Sapagkat mayroong malayang kalooban ang bawat tao na hindi kailanman tinatanggal ng Diyos sa atin. So, malaya ang isang tao na piliin ang kanyang gawin. Dahil sa ang bawat isa sa atin ay nagtatagay ng isa sa pinakamahalagang biyaya na nanggagaling sa Diyos. At iyon ay ang kalayaan ng ating kalooban. In fact, ay yung pagsasawsaw ng Panginoon ng tinapay para kay Judas Iscariote ay isang paanyaya
na tanggapin ni Judas ang kanyang pakikipagkaibigan. Pero ito'y tinanggihan ni Judas. Alam ko ba ninyo na yung pagiging traitor o yung pagkakalulong ni Judas kay Jesus ay matagal na namumuo sa puso ni Judas. Kailan ito nagsimula? Nagsimula ito noong ang ating Panginoon ay nagbigay ng katuruan tungkol sa tinapay ng buhay. Sabi ng Panginoon, ako ang tinapay na nanggaling sa langit. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay hindi ay muling bubuhayin sa muling araw. Doon pala ay nagtalo-talo na ang mga Hudyo. Sinabi sa isa't isa, paano may papakain sa atin ng tao ito ang kanyang laman? At iyon ang dahilan kung bakit marami sa masumusunod sa ating Panginoon ang umalis. Tinalikuran nila si Jesus. Hindi nila nakayanan yung napakahirap na katuroan ito na kailangan kainin nila ang katawan at inumin nila ang dugo ni Kristo. Mula sa araw na iyon ay huminto na sila sa kanilang pakikipaglakbay sa Panginoon. At ang sabi dito ay nanalo 5,000 ang lalaking pinakain ni Jesus. Pero ang lahat ng iyan ay nagsipag-alisan at ang naiwan ay 12. Pero alam ni Jesus na sa 12 kung sino ang magkakalulog sa kanya. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, si Judas Iscariote noon pa man hindi na niya matanggap ang katuruan ng Panginoon tungkol sa banal na Eucharistia. Hindi niya iyon masikmura. Pero hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob na talikuran pa at iwanan ang Panginoon noong mga oras na iyon. Nagdududa na si Judas Iscariote sa ating Panginoon dahil sa katuruan na binigay ng Panginoon tungkol sa Eucharistia. At ngayon, sila ay naghuhuling hapunan. Huling hapunan kung kailan itatatag ni Jesus ang banal na Eucharistia. At ibinigay ni Jesus kay Judas Iscariote ang tinapay na isinausa. Pero tingnan niyo. Sa oras na tinanggap ni Judas Iscariote yung alok ni Jesus ng pakikipagkaibigan, yung tinapay na sinausaw, doon umasok si Satanas sa kanyang puso. At siya'y umalis sa silid na iyon na kanilang pinagtitipunan. At ano ang sabi ng manula? Gabi noon. So, pumasok si Satanas sa puso ni Judas Iscariote. Siya'y umalis at sinabi ng manula, gabi noon. Gabi noon. Bakit ang sinabi ng gabi noon? Father, siyempre, kasi nga, naghahapunan na sila ng hapunan pang Paskwa
therefore, gawin doon. Subalit, ang tinutukoy ni Juan na manula ay nila ngayon physical na oras kung kailan nila ginaganap ang hakunan, kundi ang kanyang tinutukoy doon ay ang pamamayani ng hari ng kadiliman. Ang hari ng kadiliman na doon ay namamayani sa buong sanlibutan, ang hari ng kadilimang iyon ay pumasok na sa puso ni Judas Iscariote. At well, noong umalis si Judas Iscariote, pagkaalis ni Judas, ay sinabi ni Jesus, ngayon ay mahahayag na ang karangalan ng anak ng tao. Mahahayag ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. Sa napakalaking kabalintunan, kung kailan naman gabi, kung kailan naman naghahari na ang hari ng kadiliman, doon naman maahayag ang kalwalhatian ng anak ng Diyos. Doon naman luluwalhatiin ni Jesus ang Diyos na kanyang Ama. Ito yung sandali, ito yung oras na laging tinutukoy ng ating Panginoon, ang oras ng kanyang kalwalhatian. Ang oras ng kanyang kaluwalhatian kung kailan naman naghahari ang kadiliman. Sapagkat hindi ba ito ang kasabihan na ang bituin ay lalong nagniningning sa kusikit na kadiliman ng gabi? The stars are brightest when the stars are brightest when the night is darkest. Ang mga bituin ay lalong maningning kapag lalong dumidilim ang gabi. At tingnan niyo yung pagkakasabi dito ng Panginoon, na hindi lamang si Judas ang magkakanlo kay Jesus, kundi isa-isa babagsak ang mga alagad. Iiwan ng mga alagad ang Panginoon oras na siya ay dapin sa hakin. At ang huling babagsak ay si Simon Pedro. Si Simon Pedro na hinirang ni Jesus na maging pinuno ng mga alagad. Siya maglalakas loob na sundan si Jesus hanggang sa bahay ni Caiphas. Subalit sa oras na makita niyang binubugbog na si Jesus ng kawal, at siya'y tanungin ng maalipin ng punong pare kung kasama niya ang ating Panginoong Jesus. Tatlong beses na itatakwa ni Pedro ang Panginoon. Tatlong beses bago tumilapot ang manok. Ano'y significance mo? Tatlong beses itatakwa ni Pedro si Jesus bago tumilaw ang manok. Well, kailan ba itilaw ang manok? At bakit ba tumitilaw ang manok? Ang manok ay tumitilaw kapag matatapos na ang gabi. So, ang huling-huling babagsak sa gabing iyon ay si San Pedro.
ang unang bumagsak sa kamay ng demonyo ay si Judas Iscariote. Susunod doon ang iba pang mga alagad na magsisipagkulasan kapag dinatip si Jesus. At ang huling bumagsak ay ang pinakapinuno, si Pedro, na magtatakwa kay Jesus ng tatlong ulit at saka titilaok ang manok. Ang manok na titilaok bilang kudya ng katapusan na ng gabi sapagat dumarating na ang liwanag. Dumarating na ang liwanag na susupin sa kadiliman ng gabi. Ang inaakala ng marami na pamamayani ng hari ng kadiliman, yun pala ay magiging okasyon ng pagsisimula ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesus Kristo. Sa bandang huli, si Jesus mismo ang mamamayani sa ang mamamayani at siyang susupil at susupil isusupil ng kanyang liwanag ang kadiliman ng gabi. Maari na tayo tulad ng mga alagad ay isa-isang mahulog sa gitna ng kadiliman. Ang tatlong alagad, Pedro, Juan at Santiago ay nakatuan ni Jesus na natutulog sa gabing iyon. Ginigising sila ni Jesus, gising, manalangin kayo. Because the spirit is willing but the flesh is weak. Sabi ng Panginoon, manalangin kayo upang hindi kayo mahulog sa tukso. Pero namayani ang antok nila, hindi sila nanalangin. At dahil hindi sila nanalangin, nadaig sila ng tukso. Bumigay sila sa tukso. Kung paano bumigay sa tukso si Judas Iscariote, ang mga alagad ay bumigay sa tukso, gayon din si Simon Pedro ay bumigay sa tukso at silang lahat ay nalaglag sa kalaliman ng gabi. Subalit, ang Panginoong Jesus Kristo, ang mismong mamamatay sa krus upang talunin ang kasalanan, upang talunin ang kamatayan. Sa kanyang kamatayan ay ipagkakasundo niya ang buong sanlibutan sa Diyos Ama. Nakukuha niya para sa sanlibutan ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Oo, maaari na bumagsak tayo sa tukso at tayo nagkasala dahil pumasok si Satanas sa ating mga puso. Subalit, ang Panginoon ang laging magkakaloob sa atin ng pagkakataon magsisi. Ano ang unang palatandaan ng pagdating ng umaga? Ano ang unang palatandaan na nagwakas na ang gabi? Napakasimple. Noong tumilaok ang manok, si Pedro ay umiyak. Yun ang palatandaan, yung pinakaunang bagay na nangyari noong tumilaok ang manok. Para nagising sa katotohanan, si Pedro at siya'y umalis at umiyak. At magsisisi. Ang pagsisisi ang siyang simula
ang pagdating ng liwanag sa buhay ng ang pagsisisi. Yun ang maging kaibahan ni Pedro kay Judas Iscariote. Si Pedro ay nagsisi, si Judas ay nagbibigti. Malaking pagkakaiba. Si Pedro ay nagsisi, pero si Judas ay nagbibigti. Sa tindi ng kanyang hapis, na kanyang pinagkanulo ang inosenteng Panginoon, nagbibigti si Judas. Winakasan niya ang kanyang buhay. At sa pamagitan ng pagwawakas ng kanyang buhay, ay inakasan din niya ang pagkakataon makamit ang kapatawaran ng Diyos. He deprived himself of the mercy of God. Because remember, mercy cannot be bestowed once the soul has left the body. So, tinitil ni Judas ang kanyang sariling buhay. At sa gayong pamamaraan, inalis niya ang lahat ng pagkakataon. Tinalimukan ni Judas ang lahat ng pagkakataon na siya'y makapagsisi at makatanggap ng kapatawaran. Maari nga na tayo ay nagkasala sa Diyos, pero ang pagsisisi ang siyang pinakaunang tugon at palatandaan na dumating ang liwanag sa nagigising tayo sa katotohanan ng ating pagkakasala at tayo ay humihingi ng awa at kapatawaran mula sa Diyos. Kapag nagsisi ang isang tao sa kanyang kasalanan, alam mo na lumagalaw na ang Espiritu sa kanyang puso at ipinagkakaloob na sa kanya ang pagkakataong mapatawad ang kanyang kasalanan. Ave Maria Purissima, sinulat ng sinulat.